Hello po, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin po. Ngayon po ay unang araw po ng Ramadan po. Sa mga kapatiran natin, mga Muslim po. Ramadan Karim. Sa mga kasamahan ko po mga OFW po, lalo na po dito sa Middle East. Kailangan po respetuhin natin yung Ramadan po kasi may iba pong mga kababayan natin na pasaway pa rin na kahit alam nila na Ramadan habang naglalakad, kumakain, nagsigrilyo, kung ano-ano pa, irespeto po natin kasi nandito po tayo sa kanilang bansa, kahit sa bansa natin kung mayroong mga Muslim, irespeto po natin. Kasi nga po, kung mayroon nagpa-fasting, pagkatapos napakita ka na uminom ka ng tubig, siyempre po sila po ay emotionally tao lang po. Para bang makarandam na sila ng oho o di kayo kumakain, karandam sila ng gutom. Para bang ikaw ay parang tintasin ka. Para hindi tayo makasira sa kanilang concentration po sa pagpa-fasting, iwasan po natin na ano. Pwede naman tayo kakain sa ano sa ating bahay. Kung wala lang nakakita, wala namang problema po. Respetuhin na natin. Meron talaga, respeto talaga pinakadabis po. Sa mga kaibigan ko po, lalo na po sa Amerika, sa Canada, sa Africa, sa Europe, sa Middle East, Southeast Asia, Australia, kahit sa ang sulok po sa mundo po, isang magandang hapon po sa ating lahat, magandang umaga, magandang gabi po kung saan karman. Ano po, magbibigay po ako ng update po sa ating pag-apply papuntang Poland po. Sana po magdasal po tayo na ang magantay-antay po tayo hanggang, kasi binilang ko po 14 working days. Hanggang April 15 po. Magantay po tayo ng email po. Sana po makatanggap po kami ng email. Ang makatanggap po doon yung ano, sila ni Ma'am Risa. Hindi po ako. Ipapasa lang nila sa akin. Yun na po yung hudyat po na 100% po na mayroon na po. Sana po matuloy po ako dahil una-una po, bukod po sa aking pamilya, siyempre nung pagpunta natin sa Poland para guminhawi din ang buhay natin, medyo baka naman sakali na maganda yung ano doon, yung sahuran po, kasi ang Poland kasi ay sakop sa Europe at ang biyahe natin ay sa buong Europa po, ikutin natin yan. Sana po ay matutuloy po ako para ako po ay makatulong po sa ating mga kababayan po. Dahil po sa ngayon lang po, kahapon tatlong tao ang nagtatanong po sa akin. Hindi ko na lang pangalan, isa-isa. Marami na po nagtatanong po sa akin, pinasa ko lang po kay Ma'am Risa po. Kasi ako po, palaala lang po, hindi po ako agent po, hindi rin ako recruiter. Ako lang po ay isang gabay po sa inyo. Ako po ay isang applicant lang po. Mas magaan kasi ang loob natin na makatulong tayo po na walang kapalit po, na hindi natin lupuhin yung tao. Tandaan po natin, ang buhay natin ay isa lang po. Kung natutuwa ang tao na natulungan natin, mas lalong natutuwa ang Panginoon sa atin po. Yun nga po, magaan ang loob natin kahit lang po sa pamagitan po. Kasi sa ngayon po ay marami ding mga manuluko po. Kunwari tutulong, mayroon pala siyang maitim na balak, pipirahan niya. Ganun, maraming mga ano po, mga mudos po. 'Yon ang iingatan natin. Ito po nga sa akin po ay totoo talaga po. Hindi po ako gawa-gawa lang ng mga kwento. Makikita niyo naman sa aking inapplyan po na agency po, the best team international po. Marami na pong mga nakatanggap ng
TRC, ano ba yun? Temporary resident card. Kung hindi ko nakakamali po kasi hindi ko pa ganong kabisado. Marami nang katanggap ng visa po. Visa na pula na talaga. Lalo na yung working permit po. Madami na po nakatanggap. Sana po ay tuloy-tuloy na po para hindi lang ako ang guminhawa. Tayo po lahat kasi may mga estudyante tayo. Kailangan natin na mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan po. Kasi hindi naman tayo ang magdidikta po sa kanilang gustong kukunin na ano, sa kurso po. Sila naman. Sana po mapagbigyan natin yung gusto nila po. Base lang po sa kanilang kakayanan po. Sige lang po. Antay-antay lang natin. Baka itong susunod na linggo po, sana po mayroong magandang resulta po para pabalikan natin. Lunes ang ano ko po, Lunes ang off ko. Ngayon po, hindi ko rin alam kung ano ang oras po sa timing doon sa Poland Embassy. Kasi Ramadan na. Mag-iiba na kasi ang timing pag Ramadan. Kasi ang trabaho namin dito, ang regular na po, 6 hours. Kung walang hindi Ramadan, 8 hours. Ngayon, 6 hours na lang. Yun ang hindi ko alam kung anong oras. Pero sige lang po, agahan na lang natin. Kung sakaling mayroon po, agahan na lang natin. Pagkatapos po, kung tayo po ay papalarin, hindi na po tayo magdalawang isip po na mag-resign po para po ay makarating na po tayo sa Poland. Para ako na po mismo magsasabi sa inyo, ipapakita ko po sa inyo ang hindi yung lugar na magaganda, kung hindi yung mga job opportunities po ang ipapakita ko po sa inyo para po kayo ay maigan nyo po. Dahil marami pong mga tao po na ang ano po, to see is to believe. Hindi na natin sila masisisi po dahil sa mga maraming manuloko, mga scammer, yung iba nakikirandam. Una-una po, ang magbigay po ako ng tips po sa inyo, kung kayo po ay mag-apply po, pinaka-una-unang gawin po, magdasal po tayo sa Panginoon po. Hingiin natin yung ano po, gabay po sa Panginoon. At magdasal po tayo, hindi lang isang beses po. Kung hindi, bago ka matulog, pagising, kung saan ka man, magdasal ka po. Kausapin mong Panginoon lagi. At marandaman mo talaga na yan ay ibibigay at para sa'yo. Kaso lang po, may mga pagsubok na madadaan natin sa pag-apply po. Ako po, isishare ko po sa inyo. Ito po ay sumablay po ako sa ano po, unang appearance ko po. Dahil sa mga hindi pa nakakalam po, ako po ay na-refuse. Visa refusal due to insufficient balance. Ngayon po, pinagbigyan po ako ng 14 days po na mag-appeal. Sinikap natin na yung mali natin, maitutuwid na natin. Kasi po, hindi ko naman kasalanan kasi yun. Dahil nagtanong-tanong muna ako sa mga kasamahan ko na marami na po kasi yung mga kasamahan ko na andyan na sa Poland, mga katrakers dito sa Dubai. Mga Pilipino, may ibang lahi din. Ngayon, tinanong ko sila isa-isa, ang sabi nila, wala naman daw mga laman yung mga ano nila. Kasi ang paliwanag nila, ang titingnan daw yung pira na na pumapasok. Ibig sabihin, mayroong kang sahod buwan-buwan. Ibig sabihin, mayroong kang totoo na trabaho. Yun ang pinasa ko po. Dahil sa totoo lang po, hindi ko kakahiya po. Sa karamihan ng mga OFW po, kahit hindi OFW na sa Pilipinas lang, pagdating ng sahod po, bibiduhin natin. Ganun po yan at ipapadala. Ang mangyayari dyan, wala na talaga naiwan sa ano, sa account natin. Yun po yung naipresenta ko po kasi ang masama pa doon, nasa kalagitnaan ng ano, ang sahod namin ay every 25. Nasa 14 yata ako kumuha ng ano, wala talagang kalaman-laman. Ngayon po, yung pag inantay ko na yung mabuti naman ay alam ko na
inantay ko muna yung sahod, kumuha ko ng bank statement po. Ano na nga po yung kinuha ko eh, 5 na, 5 months kasi pare-pareho lang bayad, inilima ko na lang. Mayroon na pong laman sa ngayon. Pero hindi pa natin masasabi na 100% na, kasi yun naman ang sumablay sa akin, yung insufficient balance, yung kasi binigyan ako ng papel, mayroong mga number doon ako sa number 3. Yung iba nga sumablay sa number 10 or number 6 and number 5. Binasa ko po, ano, false document. Yun, medyo mabigat-bigat ang kaso niya kasi ibig sabihin nagawa-gawa lang siya ng mga dokumento po ng mga pike. Ang iba naman po, hindi match yung ano, hindi nagkatugma yung record, yung mga supporting documents niya. Sige lang po, pagdasal natin na lahat po ay magkakaroon ng visa po. Wala namang imposible sa ipaginoon po. Kaya niyang ibigay, basta handang-handa ka lang maghingi ng tawad sa kanya at kausapin niya lagi. Yun lamang po ang maipayo ko po sa inyo. Dito po. Ito po, nandito po tayo sa Mutina po. Ito po ang Mutina Park po. Yan po, maraming mga puno nandits. Yan po. Yan po. Namumunga na po yung dits, oh. Yan po. Umpisa pa lang. Ayan po. Ano po, mamayang hapon po, marami po itong tao, ditong tao. Lalo na po Ramadan. Ang Ramadan kasi kabaliktaran po, ang sa gabi ang maraming tao po. Yan po. Sige na po, antabayan na natin yung ano resulta po. Kasi magbilang tayo ng 2 linggo. Kasi ang masama pa, mayroong Holy Thursday at saka Holy Friday. Hindi ko na rin alam kasi mahirap, hindi kasi natin dito mapansin. Kung nandito ka sa Middle East po, nakalimutan ko, hindi ko na alam. Kung siya ay napasama sa ano, mas lalo pang mag-adjust naman tayo ng 2 araw na po. Kasi hindi naman kasama sa bilang yan. Sige po, pag tayo po ay nag-apply po, kailangan habaan natin, pasensya natin. Kasi tayo po nangangailangan po, susundin natin yung mga patakaran. Yun lamang po ang masasabi ko. Sa mga gusto pong mag-apply po dito sa in-applyan ko po, punta lang po kayo sa The Best Team International po sa Facebook page. Hanapin nyo po, mayroong WhatsApp number at saka Messenger po. Ang kagandahan lang po dito, sila Ma'am Risa at saka si Ma'am J, puro Pilipina. At saka itong agency na to ay nakabase sa Jarasloopulan. Direct po ito. Ito lang po yung kagandahan dito, ikumpara sa mag-apply ka sa mga ibang lugar po. Kasi pag mag-apply ka sa ibang lugar po, medyo malaki-laki yung mabayaran nila. Ang mabayaran nyo, dahil pagdating nyo sa, halimbawa, kung nandoon galing ka sa Singapore, pagdating mo sa pool, sasaluin ka naman ng agency. Yun po ang dahilan na medyo mataas po. Sige po, antay-antay lang natin po. God bless po sa bawat isa sa atin. Bye-bye po.